Hi guys! Welcome back sa YouTube channel ko. So for today, meron tayong math problem under differential equation. So this is specifically under siya ng linear differential equation. So for this problem, mahanapin natin hindi yung general solution, pero we will still include the particular solution. So kumbaga, meron tayong mga values ng x and y in which we need to solve for the constant. So ang hinahanap, find the particular solution of the linear differential equation 2y cosine x plus sine to the 4th x dx is equal to sine x dy. So, ganito yan mga lodi. Kung mapapansin nyo, di ba, simple lang yung dy. So, itong sine x, pwede natin ilipat sa left side. So, rearrange muna natin mga idol. So, for the solution part, so, rearrange muna natin. So, we can rewrite this as sine x dy is equal to 2y cosine x plus sine to the 4th x dx. Okay? First step, we will divide both sides by, okay, para maging dy over dx siya. Kasi simple lang naman yun nandun sa dy natin. So, pwede natin siya i-divide both sides by sine x dx. So, dividing both sides by sine x, tapos yung dx, isama na rin natin. So, what will happen po, Sir IJ? So, itong sine x over sine x, that will be, ano na, eliminated ng mga lodi, mawawala yan. So, we have dy over dx is equal to sine x over, I mean, cosine x over sine x, mga lodi, ilan yan? Okay, tama ka dyan. Kung naalala po, cosine x over sine x, that is equal to cotangent x. So, we can rewrite this as 2y cotangent x. Itong dx kasi mga lodi, maka-cancel na to, kaya madidivide na lang dito. Dito na siya napunta, dun sa may dy over dx, diba? Malinaw naman yun mga lodi, no? So, we have 2y cotangent x plus sine cube x. Kasi sine to the 4th x over sine x, that is sine cube x. So, same lang ng basis, just subtract the exponents. Division property or the quotient property of exponents has been applied. So, rearrange natin to in such a way that this will become a linear differential equation, linear in x. So, we have dy over dx. Yung may y nakasama, di ba ito yung y tapos, kung di ako nagkakamali, that is, P of x yata, o tama, P of x. So, that is minus y multiplied by, or sorry, gawin natin siyang ganito, minus 2 cotangent x multiplied by y. Pero hindi po ito magka-multiply, ha? I mean yung cotangent x times y. Gawin na lang natin bracket para ano, makita nyo maigi. Multiplied by y equals sine cube x. Okay? So, pero multiplyan mga lodi, ha? Ginawa ko lang na ano, na para makita nyo na ito yung magiging P of x natin. If you remember or recall the differential, linear differential equation, pwede nyo balikan yung mga previous videos natin sa DE. So, what will happen na po, Sir IJ? So, yung P of x natin will become negative 2 cotangent x. So, ano pong mangyayari, Sir IJ? So, naalala nyo pa ba na yung IF natin sa integral or sa linear differential equation, that is e raised to the integral of P of x dx. This will be our integrating factor. So, for a linear differential equation. So, what will happen? So, that will be the integral, or sorry, e raised to the integral of negative 2 cotangent x dx. Dapat, itong mga integral nito, mga lodi, dapat kabisado nyo na yan. Like, ano yung integral ng cotangent x? Kung alam nyo lang na ang cotangent x is cosine x over sine x, so, makikita nyo na itong sine x, ang derivative nito, yung nasa taas, yung cosine x. So, ang integral ng cotangent x, mga idol, dx, can be written as the integral of cosine x over sine x. Diba? Tapos, ito, kapag ito yung nilet u mo, ang derivative niyan is cosine x dx. Therefore, magiging 1 over u du na yan. So, ano yung integral ng 1 over u? Tama ka dyan, lodi. Ln u. Kaya, ang magiging sagot dito will be e raised to negative 2 ln of sine x. Okay? O kaya kung alam mo na ang integral ng cotangent x is ln ng sine x, mas madali. Minsan nga, ang gamit pa sa ibang books is negative ln ng cosecant x, which in which pares lang naman yun. Maganda lang tingnan na ln sine x siya kasi, ano na, diretso na tayo na, wala na, di na tayo gumamit na negative na multiplier. Pero same lang din yun mga lodi, wala naman problema dun. So, ano mangyari dyan, Sir IJ? Dahil ito ay ln, naalala nyo yung power property? Okay, that will be raised to negative 2, di ba mga lodi? Tapos, ano mangyayari po, Sir IJ? Mawawala tong ln natin, kaya magiging integrating factor natin will be sine x
raised to negative 2, or kapag ginawa natin siyang positive exponent, that is 1 over sine squared x. This will be our integrating factor. Okay? Makinig, nakinaintindihan mga Lodi? Balikan nyo na lang yung video natin if ever na nagkaroon kayo na confusion or nalito or nakalimutan yung mga general formula natin sa linear DE. So, ito na nangyari, di ba? So, what's next po, Sir IJ? So, ang next na, tandaan natin tong IF, mga Lodi, ha? So, ang mangyayari dito will be, tandaan po natin to, ano yung ano natin, Q of X? Ito, ito yung magiging Q of X natin, di ba? So, burahin ko lang, ha, mga Lodi. Pwede nyo namang i-pause yung video if you want to copy. Okay? So, for this case, mga idol, ang sinasolve pa lang natin is yung general solution niya. So, ano mangyayari, Sir IJ? So, we have y multiplied by the integrating factor is equal to the integral of q of x multiplied by integrating factor dx. Yan yung magiging ano natin, general form. So, ano yung IF natin? Y multiplied by 1 over sine squared x is equal to integral of, ano yung q of x natin kanina? Sine cube x, di ba mga Lodi? So, that is sine cube x multiplied by the IF 1 over sine squared x dx, which makes it easier to integrate. So that is y over sine squared x is equal to the integral of, this will be cancelled, magiging 1 na lang to, or that is simply sine x dx. Ano integral ng sine x? Yan, tama ka dyan Lodi, negative cosecant ay negative cosine x po Sir IJ. Kasi ang integral ng cosine is sine, ang integral ng sine is negative cosine. Okay? So we have y over sine squared x equals negative cosine x plus the constant c. Tapos, ngayon, dahil particular solution yung hinahanap, kailangan natin i-evaluate to. I mean, i-substitute natin and hanapin natin si c and then i-revert back natin. Ganun po siya mga Lodi. Kaya kailangan yung mga values ng trigonometric functions, dapat alam nyo. Like for this case, magiging y over sine squared ng pi over 2. Or that is 1 half pi, di ba mga Lodi? Equals negative cosine. Ano yung x natin? Ano yung y natin pala mga Lodi? Sorry, yung y natin is 1, right? Negative cosine of pi over 2 plus the constant c. Kung alam nyo yung value ng sine pi over 2, that is 1. Square mo yon, 1 pa rin. So yung left side natin is 1 is equal to, this is 0. Kasi ang cosine 90 degrees, that is 0, plus the constant c. Solving for c, we have c is equal to 1, and then ibabalik mo lang siya dito. Ganun po yung concept, mga Lodi. So, ano na mangyari, Sir IJ? So, mga Lodi, ha, pwede nyong copyin, burahin ko lang, ha. Nakuha na natin yung c is equal to 1. E, di ilagay mo ngayon yung c, tapos lagyan lang natin ng magandang form yung sagot. So, magiging y over sine squared x equals negative cosine x plus the constant c, which is 1. Diba, 1 yung nakuha natin kanina? And then, ilipat natin. So, we have y is equal to negative cosine x. Pwede naman na ano na lang. I-factor out na natin. So, that is y is equal to sine squared x multiplied by this expression. Or we can write it as 1 minus cosine x. These two are just the same. Diba mga Lodi? Therefore, ito na yung magiging particular solution natin. So, y is equal to sine squared x multiplied by 1 minus cosine x. Okay, just in case you have questions or clarifications, huwag kayo mayroon mag-comment sa comment section. DE, laging tatandaan, more on practice, familiarization with the cases of the differential equations na binibigay sa inyo. So just in case meron kayong questions or clarifications, huwag kayo mayroon magtanong sa comment section mga Lodi. Salamat sa mga patuloy na sumusuport sa channel natin and I hope you all the best. Pagpalain kin Lord and subscribe din pala kayo sa mother ko, Mary Ann Maling. So yung orange na profile mga Lodi, so subscribe din kayo sa kanya, more on cooking yun and see you na lang on my next match tutorial video and bye-bye!